Gulat ba kayo? Sorry. Sorry! I have this Sansan BB cream. I will be reviewing this today. And I'm gonna be wearing this all day. Test ko to kung okay siya sa aking kawali. I mean, my face. Okay? You know, ito ang mahirap eh. Mahirap lalong-lalo na kapag oily yung face mo, pawisin ka, like me. Ang hirap makahanap ng saktong BB cream or saktong foundation na babagay. Minsan kalahating araw pa lang ang lumipas, wala na. Which kinda sucks, lalong-lalo na sa weather natin sa Pilipinas. It's very hot, very humid, at alam niyo naman, polluted. Oh yeah. Piling mo na kolekta mo na talaga lahat ng halikapok, especially if nagko-commute, diba? I bought this for 149.75 pesos only. It's cheap, I know, pero let's test if okay to. Minsan nagdadalawang isip din ako bumili ng mura eh, kasi nakakadala rin minsan. Oo nga, mura siya, but the quality and yung performance niya parang... And ang shade na nakuha ko is natural. It has squalane, hyaluronic acid, vitamins A, C, and E. It has SPF 43, it lightens dark spots, nourishes skin, protects skin from sun damage with antioxidant. Ingredients, it has, yun nga, it has squalane. I'm not sure if I pronounced that correctly. Titanium dioxide, euphorbia, serifera, methylsus. Woo! Sa kataulo ka! It looks like this. Maliit lang siya. So it's easy to put inside your kikay kit. And if you're always traveling, diba? Ito, may cup siya. It has a pump. Makokontrol natin kung gaano karami yung ilalagay natin. Diba? I'm gonna apply this. Okay, konti lang muna. Try it here. So half lang muna ng face ko yung ilalagay ko. Bilis na mag-dry, ha? Dito ako naglagay sa side na to kasi I have more blemishes here. Ayan, kung makikita nyo, meron pa. Sorry, ha? Dapat pinakita ko kanina before to apply. Magmamadali lang ako. Ewan ko, may lakad. I think it's too light on my skin. I don't know. Pero baka mag-set pa to. Mabilis siya mag-dry. Oh, parang ang hirap niya na kagad i-ano. Bilis na mag-dry. Okay, konti lang nilagay ko. Yung nilagay ko kanina dito, yun na yun. A little goes a long way. Ito yung walang BB cream. Ito yung meron. I'm happy with the coverage. And the feeling... Teka lang, kasi malagkit yung aking hands. Punasan ko muna. Yung feeling, I always look for something na hindi sticky. Importante yun para sa akin. Yung iba, they have combination skin. Good for you. Pero ako, oily. Everything oily. I can feel it's sticky. So, I think I have to set it with powder. It's dewy. Okay. So, apply na natin yung kabila. And sa smell, it smells like clay. Clay. Good clay. Also smells like para akong magluluto ng pancake. Okay lang, which is good. It actually smells yummy. Pag nandito ako nakatingin sa camera, parang it feels, ay, parang ang puti-puti niya. I don't know. Pero pag dito, if I'm looking in front of the mirror, parang okay naman. Yes, okay naman. Pero pagdating kasi sa BB cream or sa foundation, mas madaling remedyohan yung maputi kesa sa may team. Yes. Ako ah, in my case, ganun. Feeling na parang merong may makapal. Di makapal ang mukha. I mean, makapal. I don't know if you get me, pero I hope you do. Yun. So, I have to set it with powder. Definitely. I will be using the Sansan 2-Way Cake to set it. And it is in number 6 there. So far, so good. Kasi para ang flawless ng coverage na. If you can see, I don't know if you can see it. Nag-even out yung skin tone ko. Apply ko muna yung rest of my makeup and I will be back. Na-apply ko na yung makeup ko. Nung nag-apply ako, wala naman ako ng problema. Except for the fact na non-stop. Non-stop ang pagpapawis nitong nguso ko. Pero ganyan talaga yan eh. Kakain, saan ba? Ganyan talaga siya. I'm born with it. Blush on lang nilagay ko. I didn't put bronzer. Hindi ako nag-contour.
blush on lang. So, ayan yung blush on ko. I feel really flawless right now. Really, as in, maganda yung coverage na. Very good. Pero sana magtagal. And right now, magsisimba kami. So, alam nyo naman, sa simbahan, mainit, lalo na pag maraming tao. Yung simbahan namin dito is hindi aircon. So, yan. Very good. Kasi right now, hindi ako naka-aircon. Medyo, hindi naman ganun kainit ngayon. Pero, malalaman natin yan once na lumabas ako and magsimba kami. So, I will be back and I will show you kung ano magiging face ko after namin magsimba. It's 9:14 and we will be back siguro mga, I don't know, 2 to 3 hours to see if this bibil. Okay, I will be back later. Bye! It's 11:26. We just got back from church and hindi pa ako nagre-retouch. Medyo nagpunas lang ako ng tissue lang ginamit ko para lang matanggal yung mga oil. Although, parang feeling ko pinagpapawisan ako. Nararamdaman ko, oo, malagkit. But, kanina, hindi pa ako nananalamin. Feeling ko, akala ko kailangan ko nang mag-retouch. Pero nung tumingin ako sa salamin, okay pa rin siya. Although, parang heavy yung feeling. Pero, okay pa din. And sa ngayon, kailangan kong magduto ng tanghalian. So, babalik ulit ako later to update if kailangan ko nang mag-retouch. Okay? It's 12:57. And huwag niyong pansinin yung paa. Mag-focus kayo sa mukha ko. Alam ko may paa. Hi, love! So, magre-retouch na ako kasi I feel... Am I oily? Konti. So, konti. Pagdating sa blemishes, eto na. Ayan. Nakikita na yung mga blemishes ko. Eto yung shiny part sa akin na papansin ko. It's 5. Okay. So, it's almost 8 hours na since I applied the BB cream. Nakapagsimba na ako, nakapagluto, nakapaglaban, nakapagfilm. And I feel like I have to... kailangan ko na siyang tanggalin. You know yung feeling na... Nihirita ka na? Yun. Yun ang feeling ko ngayon. It's not working out. Between me and Sansan BB cream. It's not working out between us. Tatlong beses na ako nag-retouch. And kahit anong gawin ko, yung shiny part here, dito sa noo ko, and here, matatanggal yung shiny part within 3 minutes. Tapos babalik na naman siya. Totoo lang. It's really sticky. Super sticky. So, I thought nung una, medyo okay siya kasi mga 4 hours before ako mag-retouch, okay siya. But then, ngayon, nights been 8 hours, almost 8 hours, parang feeling ko I have to take it off. Para lang makahinga yung skin ko. Kung dry ang skin nyo, okay siya. Pero sa mga oily, I wouldn't suggest it. Kasi it's very sticky. Sticky yung feeling. Kahit ilang, actually baby powder na nga, ito na nga, oh. Ito na nga ginagamit ko. Ito na. I feel really sticky. Baby powder ginagamit ko kasi does the trick. If you're going to stay in a place na air-conditioned at air-conditioned at malamig, yeah, pwede pa. Pero if magko-commute kayo, oh gosh. I can't even imagine. Siguro okay siya for the first 4 hours, but then after ilang hours na, kahit ano pang klaseng retouch gawin mo talaga, lalabas at lalabas yung shine sa face. If you're very particular with the feeling, I won't suggest this. Pero pagdating sa coverage, panalo siya. Oo. If you're looking for a BB cream na maganda ang coverage, yes, maganda yung Sansan BB cream. But if importante sa inyo yung feeling, yung sticky feeling, no, this is not for you. Especially if may anak ka, o alam mong merong didikit sa face mo, I always kiss my daughter, my husband. Tapos kapag ka ganitong malagkit, parang, wag na lang, mamaya na, mag-wash mo na ako ng face. Para sa mga oily ang skin, this review is for you. Like right now, gusto ko na talaga ito siyang panggalit. So, yun, sana naging informative itong review ko and naging helpful sa inyo. Thumbs up if this was helpful. Sana naging helpful sa inyo. And... yeah, thank you for watching. See you again next time. Bye! Whatever. Parang ang payat mong lalagyan, tapos ang laki. Magic.
dito sa lalagyan niya, parang, sana ginawa na lang nilang silver. Pakilamera lang ako.